Magandang hapon mga kalingap. Tayo ay nandito ulit sa hangarin nating pagtulong. At ito, pinuntahan ko si Tatay Julito ulit. Tatay Julito Flores. At tinignan ko nga ang kanyang bahay. Ayan mga kalingap. Ito si Tatay Julito. Sa pangalawang pagkakataon, ako'y bumisita sa kanya. At ito nga po, nakita ko ang kanyang bahay ito, mga kalinga po. Dito lang sila natutulog. Ilang kayo dito tay na natutulog tay? Bali anim, dami ano? May natulog din na dalawa, kaya bali anim. Oo. Asa yung mga anak niyo, yung mga anak niyo? Nandun po sa amin naglalaro po sila, yung isa naliligo sa dagat. Ilan po ang ano niyo? Ilan po ang anak niyo? Bali apat, no? Tapos yung kayong dalawang mag-asawa. Asan yung asawa? Ano, si Mrs.? Wala, may asawa na po. Ay, ganun po ba? Bali single parents po. Ayan na nga mga kalingap. At atin nasubaybayan ulit si Tatay Julito, no? At ito nga, ang kanyang sitwasyon dito ay ganito. Ang bahay niya, oh. Trapal, tulda ang ano, ang kanyang pinakabubong. At ito nga, walang dingding. At pag ito ay naanuhan ng malakas na hangin or ulan, ito pati dingding niya ay mga sira-sira, nakatagpi-tagpi na mga plywood. Ito yung mga kapitbahay din nila dito. Ang dami dito mga kalingap ito nga. At ito naman din talaga yung nakakahabag yung kalagayan dito kay Tatay Julito. Atay, mayroon po ako ulit ibibigay sa iyo na ano, na kahit na pangsaing man lang. Andun, kunin po natin doon tay. Apa. Mga kalingap, kunin natin ang ibigay ko ulit kay Tatay na ano, na pwede nating maitulong na sa pang araw-araw meron tayong bigas at saka noodles, atin pong ihandog sa kanya. Nasa motor, kukunin ko sa may box. So ayan na nga mga kalingap, naibigyan natin kay Tatay yung ano, pang araw-araw na pangkain. Kahit na papaano ay makatawid gutom din ang ating naibahagi sa kanya. Samahan nyo lang kami guys sa aming pagbalik doon sa kanyang tinitirhan na kubo. Ayun po mga kalingap, daladala na ni Tatay ang ating handog ulit na pang araw-araw na pangsaing. Wala yung mga kasama mo dito, no, tay? Apo, wala. Naligo sila sa dagat at saka yung naglalaro bata. Oo. Ilang ano na kayo dito, tay? Ilang taon na kayo dito na nakatira? Sobrang dalawang taon. Matagal-tagal na rin, no? Pero nung nakarang taon po ng magbagyo,
hindi naman po ganito ang nangyari na malakas ang araw at saka na nag-iba ang bahay ko. Eh, mm-hmm. Ngayon lang taon na ito na malakas ang bagyo at saka yung alon malalaki. Kaya nga sabi ko yung mga aligi ng bahay ko, mga kawayan, oo. Eh, wala akong pamuste. Sa walang Diyos kahapon, yung retired na pagka-teacher, binigyan ako ng kahoy, ayan o. Oh. Ayun, ito. No. Dalawang kahoy na ipapalit ko dito sa kawayan na yan. Ang inaano ko lang yung pambubong ulit, wala pambubong. Tarapala. Kaya nga. Eh, anong malay natin tayo? Eh, siyempre, napapanood naman tayo sa buong Pilipinas. Eh, anong malay mo kung mayroong mag-i-sponsor sa atin, may maaawa, may mahabag sa ating kalagayan, eh, mabibigyan tayo kahit napapaano, no? Hindi naman siguro magdadamot sa atin ang tadhana dahil sa ganito nga ang kalagayan ni Tatay Julito. Medyo ito, hindi lang medyo ha, ito mga kalingap, talagang pag nakita mo ito sa personal talagang mahabag ho kayo kasi nga ganito ang kalagayan. Atay, ano po ang masasabi nyo tay at ito ay tayo ay napapanood sa Ang masasabi ko po sa inyo po sir yung tungkol sa mga kasamaan mo po kung makaano sila na makakatulong sila sa akin pangbili ng trapal po o ano pang site lang sa bahay ko. Tatanggapin ko po yung galing po sa kalooban nila na itutulong nila sa akin dahil wala pa po akong pambili ng ano po, ng mga gamit dito pang ano sa bahay ko dahil marami pang kulang eh gaya ngayon nakipagtinda lang ako ng alamang para mayroon akong kita. Oo. Bukas naman, mga ngalakal naman ako. Para ma-ano na din po itong bahay ko. Oo. Kaya, magpapasalamat po ako sa mga kasamaan mo po, sir, na makakatulong po sa... Oo, sana nga eh, mabigyan tugon ang ating mga hinaing sa... lalo na sa ating mga kasamahan sa lingap sa may hirap. Mga kalingap, ito nga po ang tanging hiling ni Tatay Julito. Kahit na papaano daw kay mabigyan man lang ano ng kunting tulong. Dahil nakikita naman natin mga kalingap, ito nga ang bahay niya, tulda ang nagiging bubong niya. Tulda ang nagiging bubong. Yung mga dingding, tagpi-tagpi na mga plywood na mga sira-sira at ang ibang parte ng dingding ay wala pa, ito open air pa lang siya dahil may mga kasama pang mga bata na mga anak niya. Nako eh, magkano-ano po kayo? Ay, biyanan. Bali... ang anak niya, asaw, kinakasama ko po. Ayun. Anong pangalan niyo, te? Marlin po. Marlin Lubindino. Marlin Lubindino. Bali, manugang. Ito, manugang mo siya. Si Tatay Julito, no? Dahil nga sa ano natin dito, sitwasyon talaga, no? Ang hirap. Dahil ganito na nga ang panahon, pandemic, tapos eh, nasasabayan pa siya ng bagyo, kaya ganito ang kahinatnan talaga, mga kalingap. Sa ating abot na makakaya, mga kalingap, sana ay matulungan itong si Tatay Julito at si Marlin po. Nanay Marlin. Ang hirap ng ano natin, sitwasyon. Kaya nga ganito ang ano natin, ang kahinatnan sa ganitong nakita niyo naman mga kalinga po. Itong bahay ni Tatay. Ito. Silang dalawa po mga kalingap ay magbiyanan. Si Tatay Julito at saka si Nanay
Marlin. Ito nga ang mga kinalalagyan nila. Ito na kalat-kalat lang ano din ah, mga gamit ah. Nakarating na sila sa garden ko si mabuti na tanongan niya doon. Ang napag-galing na ako doon sa may mga cottage doon. Nagtanong ako doon, nakala ko doon. Dito pala o sa may sitio dulo ano. Pinagtanungan ko doon, florist din pala na pagtanungan ko. Lolita ata ang pangalan noon. Kaya 'yun. Kaya sabi niya, ay doon sa may rehab, sabi niya. O, yun. Kaya rehab. Anong bakit rehab kung tawagin na rehab? Ayun ang building ng rehab yung cottage. Ah, yun, ano? Yung pala. Kaya pala tinawag na rehab. Yung pala ay ano, yung talagang lugar dito. Ano, andito pala yung rehabilitation, no? Ay, yung mga kalingap, ito na pala yung ano natin, ang binigay uli natin kay Tatay Julito na grocery, no? Kahit napapaano, mga katawid, gutom na rin ang ating naibigay sa kanya. May bigas, noodles, sardinas, at saka kape. Ayan, para kahit napapaano, mga katawid, gutom na rin pang araw-araw ni Tatay Julito. Dahil ang kanyang ikinabubuhay, yung pangangalakal, ang kanyang kinabubuhay. Kaya mga kalingap, hanggang dito na lang. Hindi natin patatagalin pa ulit. Sa ating mga viewers, sana ay makapulutan ng kunting pagkaintindi sa kalagayan ni Tatay Julito. Hanggang sa muli po, paki-subscribe na rin lang po ang ating channel, Jose Andreno Vlog, at paki-like na rin and share, at don't forget sa subscribe po, mga kalingap. Babo!